Magandang umaga po uli sa inyo. Ang pagbabasbas, biyaya ng Diyos ngayong mahal na araw ay bumaha sana sa inyong mga puso. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang sinabi ni St. Jerome, San Jeronimo. Isinalin niya ang Griego at Ebreo ng banal na kasulatan sa Latin. At kanyang sabi, ignorantia scripturarum, ignorantia Christi. Ang kamangmangan, ang kawalan ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, scriptures, ay kamangmangan din tungkol kay Kristo. Sapagkat, nais kong paliwanag ngayon na yung mga tukso ng demonyo kay Jesus, naranasan na rin ng taga-Israel. At yung kanyang mga tukso, yan din ang nararanasan natin ngayon. Tignan muna natin yung Israel. 40 taong naglagalag ang mga taga-Israel, pinarusahan dahil laging umaangal. 40 taong naglagalag sa kawalan, sa disyerto. 40 araw din si Jesus na nag-ayuno. Mahalaga sa banal na kasulatan ang 40 days. Kaya 40 days ng Lent, diyan nakaugat yan. Yung 40 days ng Resurrection at Pentecost, diyan din nakaugat yan. So, pinarusahan ang mga taga-Israel sapagkat hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Kung nagtiwala man, ay sa maling pamamaraan. Pinakain na nga ng mana, yung nahuhulog na lang sa langit. Ano ang kanilang sinabi? Exodo 16, talata 3. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa disyerto, pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Pagkatapos, maliban pa doon, hindi sila nagtiwala sa pangangalaga ng Diyos sa kanila. Exodo 17, unang kabanata pa lang. Mula sa disyerto, naglakbay ang mga Israelita, humihinto at nagpatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Bigyan mo kami ng tubig na maiinom, mauuhaw kung nauuhaw sila. Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises, sinusubukan. Pagkatapos, hindi lang na laging umaangal, hindi nagtitiwala sa pangangalaga ni Yahweh sa kanila, kahit sa araw, ginagabayan sila ng ulam at sa gabi, pillar of fire. Wala pa rin. Hindi lang yan. Hindi lang nakababa agad si Moises nung umakyat sa Sinai. Anong ginawa? Golden calf. Sa Exodo 32. Gumawa sila. Sabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na yon. Kaya tinipon nila ang mga hikaw na ginto ng mga babae. Si Aaron pa. Pinuno nila ang nagpasimuno din sa paggawa ng Diyos-Diyosang gintong guya. Hindi nagtagumpay. Kagaya natin, ang mga Israelita na labanan ang tukso. Ignorantia scripturarum.
Nakita niyo ang laging sinasabi rito? Alam ng demonyo ang scriptures. Diyan siya nangunguha rin. Yung sabi niya halimbawa, pagbilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Salmong tugunan po iyan. Psalm 90. Hindi ka mapapahamak. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay sa iyo. Kahit sa ang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Salmo, siyam na po. Marunong ang demonyo. Kaya, yung mga sagot sa Ebanghelyo, huwag na nating hihimayin pa ng matagal. Deuteronomy 8:13, yan yung sabi tungkol sa hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Deuteronomy 6:16, yan yung sa pangalawang tukso. At yung pangatlong tukso ay Deuteronomy 12 kabanata. So pinapaalaala sa atin ngayon, unang linggo ng mga mahal na araw na itong Lent ay panahon ng pagsubok, tukso, at paglilinis ng kalooban. Pinapaalaala sa atin na tumawag sa Panginoon, sasagot siya. Sapagkat sa unang pagbasa, sinabi, tumawag kami sa Panginoon at narinig niya kami. Kaya kailangan we bow down in His presence. Ito yung ginagawa natin sa Eucharist na yan. Tumawag tayo, pinagkaloob niya ang ating kaligtasan. Kaya sa pangalawang pagbasa, andyan na sa Deuteronomio 30 kabanata 14. Napakalapit ng kautusan sa inyo, yung word nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso, kailangan lang ninyo itong tuparin. Sabi ni San Pablo na nakaugat din sa kasulatan ang kanyang sinabi. Sa Joel 2:32, sinabi rin, ang lahat ng tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Sa panahon ng mga mahal na araw, tumawag tayo sa Panginoon, nailigtas tayo sa COVID-19. Iligtas tayo sa mapanlinlang ng mga kandidato. Iligtas tayo sa pagbagsak ng ekonomiya. Hindi natin alam kung anong mangyayari dyan sa Rusya at saka Ukraine. Pero ang layo-layo niya. Pero ang economic repercussions, baka tatamaan tayo. Halimbawa, baka aabot na ng 100 piso ang litro ng gasolina. Sapagkat binarahan nila yung oil galing sa Russia. So may nagbabadyang mga panganib sa atin. Tumawag tayo sa Panginoon, diringgin niya tayo. Lalong-lalo na walang nakikinig kay Greta Thunberg at saka kay Pope Francis tungkol sa climate change. Ihanda na ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sa darating na mga taon, lalong mag-iigting ang mga bagyo, marami pang sakunang darating. Tumawag tayo sa Panginoon, ililigtas na tayo. Kaya sa misang ito, magdasal tayo na sana hindi kagaya ng mga Israelita na marupok. Kahit tayo ay marupok, tumawag tayo sa Panginoon para mapaglabanan natin ang tukso. Kasi, kagaya ng isang kaklase ko noon sa seminaryo, sabi niya, tukso, layuan mo ako, pero huwag masyadong malayo, baka
kakailanganin kita eh. Parang ganun ang kanyang sinasabi. Ganyan din tayo. Minsan nananalo tayo, minsan natatalo tayo, kadalasan natatalo tayo dahil sa ating karupukan at pagiging makasalanan. Ang tukso sa atin, sinasalamin din noong tukso ng demonyo kay Jesus. Una, tinapay. Nabubuhay ka sa tinapay lamang. Sabi ng mga theologian, yan yung hedonism. Yung layaw ng katawan, na dyan ka na lang, yun na lang ang kahulugan ng buhay mo. Pagbigyan mo na lahat, maglaro ka na lang ng maglaro dyan, ng video game, manood ka na lang ng manood dyan, ng Netflix. Wala nang dahilan ng buhay mo, kundi white wine at saka masasarap na pagkain. Hedonism, pleasure principle ang tawag ni Sigmund Freud yan. Tukso sa atin yan, na dyan, maganda. Lalo na ngayong dalawang taon kang nawala. Sige, lantakan mo na yung mga pagkain na babara naman ang mga ugat sa puso mo. Hedonism ay isang malaking tukso sa atin. Ang pangalawa ay materialism. Yung power, possessions, tutukso din tayo ng ganyan. Gaya ng mga oligarch sa Russia. Yung mga yate nila, $100 million. Eh yung isa pinalubog ng isang taga-Ukraine kasi ang engineer niya, chief engineer, taga-Ukraine, binuksan yung doon sa may engine, lumubog yung. So sandali lang. Oligarch ka nga sa Russia, 100 million yung yati mo. Mag-sanction lang ang Europe at saka United States, tagilid ka na. Materialism, kahit na alam natin na magmamaliw lahat yan. Kaya hindi ko makalimutan yung tatay ko na magaling mag-poem yun eh. Sabihin ko na lang sa mga Bisaya dahil marami ding nakikinig sa akin sa Mindanao, taga-roon ako eh. Leksyon sa atin ito, sabi ng tatay ko. Kay Unya, inigsubang sa adlaw, sa buko-buko ni anang mga buntot, kanang mga daw perlas o wagas mga hanaw, kayamog man lang di ay sa kabuntaga. Yan ang turo niya sa akin, poetry. Sabi niya, akala mo yan, mga diamonds yan, at saka mga emeralds yan, pagsikat ng araw, bumubusilak yan. Eh, pero matutuyo yan, pag matal. Ganon din yung mga material things. Ganon din yung mga kondominium na malalaki. Ganon din yung mga yate ninyo at saka mga bank accounts sa Nassau at saka sa Bahamas. Magmamaliw lahat yan. Pero napakalakas pa rin natukso sa atin. Hedonism, materialism, at saka egoism yung third. Natatalon ako dyan. Hindi ako papabayaan ng Panginoon. Kagaya nung mga hindi nagpabakuna na mayapa na. Ayaw magpabakuna doon sa Amerika. Tinanong, bakit? I have already been washed in the blood of the Lamb. Sabi, nahugasan na raw siya sa dugo noong kordero ng Diyos. Kaya walang na-intubate, patay na. Ilan sa kanila? Hedonism, pleasure principle, materialism, things of this world, egoism, I am the master of my faith, I am the captain of my soul. Palagi ang tukso sa bawat tao na narito sa mundo. Kaya, gaya ng sinabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin. Tutugon ako. Tinugon ang kanilang mga dasal. Kaya sabi ng mga taga-Israel, we cried to the Lord and He heard. And so we bow down in His presence.
Yumuko tayo ngayon at sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Liturgy of the Word, Liturgy of the Eucharist. That is the best way that we can bow down in His presence. Na manawagan tayo na sana hindi tayo igugupo ng tukso sa kabila ng ating karupukan. Tumawag tayo sa Panginoon, diringgin niya tayo.